hawak mo. Wala kang pakialam. Alam ko kung ano yan. Dokumento yan, ano? Hindi! Tabi nga dyan! Hindi mo ako masisintak. Alam ko kung ano yan. Akin to eh! This is my birth certificate at business permit! You freaking liar. Alam ko na SPA yan na binigay sa'yo ni Ube. Don't lie! Pag hindi ka umalis yan, mabibig ko sakit at umalis ka dyan! Show it to me! No! Let me see it if no, it's... No! This is fine! Yata yung may kasalanan kung bakit medyo masama yung pagrandam ni Annalyn. Kasi napagsabihan ko kanina eh. Bakit? Ano nangyari? Magkaiba kasi yung gusto namin sa pasyente. Kaya napagsabihan ko siya. Iniisip ko lang yung pasyente. Sigurado naman ako maiintindihan nyo ni Annalyn. Sige, mauna na ako. Alilat! Hindi mo maiiwasan magka-problema si Annalyn. Hayaan mo siyang solve na yung mag-isa. Baka lang kasi makatulong ako sa anak ko. May sariling buhay na si Annalyn. At may sariling buhay ka rin. Ilang linggo na lang ikakasal na tayo. Maraya pa tayong kailangan i-prepare at kailangan i-finalize. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung mga kailangan gawin. Pasensya ka na kasi marami lang talagang nasa isip ko ngayon. At isa na dun si Annalyn. Masyado mo siyang binibaby. Konting problema lang, nag-aalala ka. Konting request lang, pinagbibigyan mo. Minsan hindi mo naiisip na nakakasagasa ka ng ibang tao para lang mapagbigyan mo yung anak mo. Carlos, hindi naman sa ganun. Lynette, ganun yun. Tignan mo yung nangyari sa picnic. Dahil sa kagustuhan mong mapagbigyan ng anak mo, hindi mo naisip ang pwede maging consequence kapag nakita ko ni RJ. Lynette, minsan kailangan putisin ng anak mo para matuto siya. Ngayon, kung di niya ma-appreciate yun, malaya naman siyang pumunta sa tatay niya eh. Sa tingin ko naman, mas gusto niyang kasama ang tatay niya kaya sa atin.